tamang nagdarasal ang dalaga sa poong may kapal nang mapansin niya na may umupo sa tabi niya. Ngunit kahit na ganun ay hindi yun naging sagabal upang itigil niyang pagdarasal sa altar hanggang sa tuluyan na rin itong natapos. Nag-antada na siya bago magmulat ng mga mata. Tinignan niya ang katabit na pangiti siya na makita si Sister Filomena na natapos na rin sa pagdarasal. Kahit ang daming bakanting bangko dahil wala ng tao ng oras na yon, ay mas pinili niyang umupo kay Ana. Nagkatinginan sila at ngumiti sa isa't isa. Tulad pa rin ba ng dati ang dasal mo, Sister Ana? Tanong ni Sister Filomena na, bagaman alam na nito ang sagot ngunit gusto niyang marinig mismo ito sa kapwa niya madre. Lalo pat ulila na si Sister Ana. Opo, Sister. Hanggang ngayon umaasa pa rin akong pakikinggan ng Diyos ang hiling ko. Anito na kahit malungkot ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Ginagap ng may edad na madre ang kamay ng dalaga. Kahit kapwa ang mga dalaga pa ito, itinuturing niyang nakababatang kapatid si Ana. May itatanong lang ako sa iyo, Sister Ana. Magsabi ka ng totoo. Tutok na tanong ni Sister Filomena sa dalaga na wari, nagpapahiwatig ng kasiguraduhang sagot sa tanong nito. Ano po yun, Sister? Bumuntong hininga ito bago nagsimulang magsalita. Minsan, nakikita kitang nagbabasa ng nobela at pagkuway nagsusulat rin sa tuwing malalim ang gabi. Ano ba yung sinusulat at waring napupuyat ka ron? Hindi sa kine-question ko ang iyong pagiging madre, Sister Ana. Subalit nakikita kong may pangarap ka. Talaga ba ang ito ang gusto mo? Sa ilang taon na rin natin dito, alam ko na ang iyong ugali. Napakagatlabi ang dalaga dahil sa mga sinabi ni Sister Filomena. Napakagatlabi ang dalaga dahil sa mga sinabi ni Sister Filomena. Ayaw niyang magsinungaling dito, subalit gusto naman talaga niyang maging madre. Ang pagsusulat para sa kanya ay isa lamang libangan. Naiuugnay niya ang mga ideya niya mula sa kanyang nababasa. Lagi kasi siyang pinapahiram ng libro ng kaibigan niya na nagtitinda sa labas ng simbahan. Mga nobela patungkol sa pag-ibig na siya namang kinagigiliwan niya. Bagaman hindi nakasagot kay Sister Filomena, alam niyang bawal yun sa kanila. Alam niyang naglalaman ng ilang malalaswang ganap ang nakasaad sa nobela, kaya walang pulidong rason kung ano man ang katwiran niya. Pasensya na po, Sister Filomena, tanging naisagot niya. Ngumiti ang madre na wari naiintindihan siya nito. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa ka pang baguhin ang gusto mo sa buhay. Huwag ka lang mawawala ng pananampalataya. Didinggin ng Diyos ang bawat hiling mo sa tamang panahon. Anito saka isiniksik sa kanyang palad ang isang papel. Hinagkan siya nito saka tumayo. Tulad ng sabi ko, kung magbago man ang isip mo, ay hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Sana'y kapag nakuha mo na ang hiling mo ay mapagtanto mo ang landas na gusto mo talagang tahakin. Anito bago siya lumayo. Hindi maintindihan ni Ana ang sinasabi nito. Ngunit base sa tono nito'y alam niyang kaya lang siya nagmadre ay hindi dahil sa pulidong panata sa may kapal. Gusto lang niyang pakinggan siya ng Diyos tungkol sa hiling niyang mahanap ang nanay niya. Nagtatalo ang puso't isip niya tungkol sa kanyang buhay. Ngunit agad din niyong nawala nang makita ang nilalaman ng papel na ibinigay sa kanya ni Sister Filomena. Pinalagitik ni Stefan ang kanyang leeg matapos malaman ang ginawa ng kanyang ulyaning lolo. Akala niya'y magaling na ito mula sa pagkakaroon niyang demensya, lalo pat matino naman tong nakakausap. Ngunit nalaman-laman niya na nauto siya ng hindi niya nakilalang babae. Pinaibig sa social media at nakuhanan ng malaking halaga. Hindi naman talaga issue sa kanyang na walang milyong-milyong pera, kung hindi ang pangluloko ng tao sa kanyang lolo. Kaya naman pagbabayaran niya kung sino man ang nasa likod nito. Baka mapatay niya pa yon kahit babae pa ito. Apo, kumalma ka. Mabait si Ayesha. Nangangailangan lang talaga yun ng tulong dahil mahirap lang sila. Sing edad ko rin naman kaya nahihirapan na siya sa buhay. Pagsusumamo ni Don Lucio sa apo, mahal niya ang babae kahit hindi pa niya ito nakikita ni minsan. Tumalim ang mga mata ni Stefan sa kanyang lolo. Hindi nito nagugustuhan ang sinasabi nito. Mukhang nakuha pa ng manluloko na yon ng kanyang loob. Kaya naman ganun na lang ang panggagalitin niya sa mga yon. Lo, naiintindihan ko po kayo na naghahanap kayo ng atensyon. Pagmamahal,
Kaso busy ako sa trabaho ko. Isa pa, niloloko lang kayo. At bukas na bukas, iaharap ko sa iyong babaeng pinirahan lang kayo. Mahinahong subalit, nagpipigil na sabi ni Estefan. Gustong maiyak ng matanda. Kung nag-asawa at nagkaanak ka sana, hey, hindi sana ako mag-isa sa mansyon na ito. 30 taon ka na, apo. Napahinga ng malalim si Estefan sa narinig. Siya na naman ang sinisisi nito sa katangahan ng nagawa niya. Isa pa, naaalala lang niya kung papaano siyang niloko ni Irene, kaya mas lalong nagtangis ang bagang niya. How he can get married kung wala na siyang tiwala sa mga babae? He won't freaking trust women again. Lo, bukas na lang kita ulit kakausapin, but as of now, you can't use any social media again para hindi mo na kontakin ang mga manluloko na yon. This is for your own good. Paalam nito't iniwan ng matanda sa kanyang kwarto. May nakabantay na rin ang mga guards doon. Naaawa siya at the same time nagagalit dahil nagpapaalala lang yon sa kanyang nakaraan. Kaya umiiwas na siya bago pa makapagsalita ng masama sa kanyang nag-iisang mahal sa buhay. Nang makapasok siya sa kwarto, ay tumawag siya sa kanyang private investigator para na rin malaman kung ano ng update sa babaeng na mera sa kanyang lolo. Totohanin talaga niya na makakapatay siya ng tao kahit babae pa ito. At ang lolo pa talaga niya ang nakuha nilang biktimahin. Naiinis siya sa isipin na pinagtatawanan sa oras na yun ng matanda matapos nilang mauto. Hindi rin naman nagtagal ang pagring ng cellphone. Agad rin kasing nasagot ng kanyang tinatawagan. Kamusta nang pinapagawa ko sa'yo? Agad niyang tanong, ni hindi man lang siya nag-hello sa kausap. Boss, haharap po ang babaeng kausap ko bukas para personal na humingi ng tawad. Napangisi si Stefan. Pinatay na niya ang tawag at inihanda ang dekalibreng baril. Masama na kung masama pero wala siyang pakis ibang tao kapag sila na ang naargabyado. Hindi siya magiging satisfied kung makita lang itong nakakulong. Gusto niya itong magmakaawa sa harapan niya mismo. Kinagabihan rin ay dumating si Ana sa San Matias. Normal lang ang suot nito. Bilang sabi na rin ni Sister Filomena, pinayagan rin siya ng kanilang butihing pari. Basta babalik raw siya kapag nakasama na niya ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na sa pagpasok niya sa looban ay napagtanto na niya kung bakit pinaampun siya ng sariling ina. Magulo sa lugar na yon kahit gabi na. Maraming tambay na nagiinuman at higit sa lahat, madungis at siksikan sa lugar na yon. Literal na squatter. Imbis na makaramdam ng galit sa ina, naawa siya sa kalagayan nito. Pinagtitinginan siya ng mga tao, maging ang mga tambay na magtatangkang mambasto sa kanya. Subalit sinasaway sila ng mga gilang na mababait naman, lalo pat nakasuot siya ng crucifix na halatang nakabiting sa kanyang leeg bilang tanda ng kanyang pagiging deboto. Kaya kahit papaano'y nare-respeto siya roon, lalo na't desente ang suot nitong mahabang kamesa at palda. Kung tutuusin ay mukha siyang si Mama Mary sa amo ng mukha niya, ngunit kapansin-pansin ang hawig nitong isang babae. Magandang gabi ho, alam niyo ba kung nasa nakatira si Neri Romero? Tanong niya sa isang babaeng may bitbit na bata. Diretso ka lang riyan ineng, yung kubo na yon. Turo pa nito sa isang bahay na ikinadurog ng puso niya. Halatang gawa sa basta-basta na lang pinagtagpitagping kahoy ang bahay at ang bubungan ay tuklap-tuklap na, kaya pinatungan na lang ng gulagulanit na trapal. Mabilis siyang lumapit doon. Nang makarating siya ay nagtaupo siya. Magandang gabi ho, may taupo ba riyan? Malumanay niyang tanong habang may ilang kapitbahay na nakamasid lang sa kanya. Muli pa siyang nagtaupo subalit walang sumasagot. Pilit siyang sumisilip sa loob. At kahit papaano'y may nasisilip siya sa loob noon dahil sa iilang butas ng bahay. Nakita niya kung gaano kagulo ang bahay. Gusto na niyang maiyak sa isipin kung anong lagay ng kanyang ina. Nang tutulo na ang kanyang luha, ay nakarinig siya ng ubo mula sa kanyang likuran. Sino ka, ineng? Boses yon mula sa kanyang likuran. Nang tignan niya ay nakita niya ang isang nangungulubot na babae. Subalit hindi yun naging mitya upang hindi niya makilala kung sino yon. Lalo pat kahawig niya ito. Nay! Naluluha niyang sabi. Kita naman sa nangangayayat na babae ang sobrang pagkagulat.
Nandilat ito dahil hindi siya makapaniwala na makakaharap niya sa ganoong sitwasyon ng kaisa-isa niyang anak. Bakit nandito ka? Anito pero mabilis niyang hinawakan ang kamay nito at inakay sa loob ng kubo. Hindi galit ang nakikita rito kung hindi pag-aalala. Naglak ito ng pintuan gamit ang pako na isinusokbit lamang. Nay, matagal ko na po kayong hinahanap. Hindi niya napigilang sabi. Nalungkot rin ang kanyang ina. Hindi ito makapagsalita kagad at hinimas sa mukha nito gamit ang likod ng palad niya. Tila ba magkahalo ang saya at lungkot sa pagkikita nila. Anak, lumaki kang napakaganda. At ang kinis-kinis mo pa. Hindi ako nagsisisi na pinaampong kita. Kung hindi magdadaan ka sa kalbaryong kagayo ko, ayokong mangyari yun sa'yo. Nay, hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Araw-araw ko pong pinagdarasal na sana makasama ko ho kayo. At ngayon nagkatotoo na. Hagulgol niya. Ngunit umiling lang ang kanyang ina habang umiiyak na rin. Masaya akong nakita kita. At mas lalong masaya ako na hindi ka nagtanim sa akin ng sama ng loob. Mapapanatag akong kung gayon. Subalit kinakailangan mong bumalik ngayon sa kung saan ka nang galing. Hindi ka po pwede rito. Lalo na ngayon. Bilang isang ina, poprotektahan kita kahit na anong mangyari. Kaya bukas na bukas kailangan mong bumalik. Nagsalubong ang kilay ni Sister Anna. Magtatanong na sana siya kung bakit ipinagtatabuyan na naman siya nito. Nang biglang may sunod-sunod na malalakas na katok mula sa pintuan, ang naulinigan nila. Neri, buksan mo to! Sigaw mula sa labas. Anak, doon ka sa ilalim ng higaan. Huwag na huwag kang lalabas. Natataranta nitong utos sa anak. Nay, sino ho sila? Huwag ka munang magtanong. Basta sundin mo na lang muna ako. Huwag na huwag kang lalabas ha. Mas mapapanatag ako kung nakatago ka. Anito, pinapasok niya sa ilalim ng higaan si Sister Anna. Pagkatapos ay tinabingan niyo ng karton ng dalaga bago binuksan ang pintuan. Ano ba? Ba't ang tagal mo? Paninigaw ng lalaki. Naririnig lang ni Anna ang komosyon subalit hindi niya makita ang lalaking naninigaw sa kanyang ina. Dinig na dinig niya ang sinasabi nito. Sinampal rin ng lalaki ang kanyang kaawa-awang ina. At base sa halakhakan ay hindi lang nag-iisang lalaki. Akma sana siyang lalabas nang muling magsalita ang lalaki. Hindi mo kami pwedeng idawit. Tandaan mo, malaking pagkakautang mo. At pasalamat ka, tinulungan ka namin makabayad. Sila nang bahala sa'yo. At wag na naming makikita yung pagmumukha mo ulit dito sa baryo, ah. Paninigaw pa ng lalaki pagkatapos ay itinulak pa nito ang kanyang ina na sumalampak naman sa lumang sahig. Hindi mawaring ni Sister Anna na ganun ang sinapit ng kanyang ina. Kaya naman nang mapagtanto niyang nakaalis na ang mga lalaki, ay lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Iika-ika naman ng kanyang ina sa pagsara ng pintuan. Anak, bukas alis ka na. Ayoko madamay ka sa gulo ko. Ngunit niyakap lang siya ni Anna. Hindi nay, kailangan natin silang isuplong sa mga pulis. Hindi maaari, hindi mo kilala ang grupong yon. Wala silang sasantuhin kahit magkamatayan pa. Baka ikaw pang mapagdiskita nila kapag nalaman nilang may anak akong dalaga. Isa pa kailangan kong harapin ang pagkakasala ko dun sa naloko namin. Ang importante, wala silang babalikan sa akin dahil nakabayad na ako. O kahit sa'yo, mamuhay kang mapayapa anak. Hindi po pwede nay, ikaw ang laman ng mga dasal ko. Ikaw ang pangarap kong makasama, kaya hindi ko hahayaan na magkawalay pa ulit tayo. Mahal na mahal kita nay, kaya huwag niyo pong ipagkait sa akin ang kalingang matagal ko nang inaasam-asam sa inyo ulit. Hagulgul niyang sabi. Nahabag ang kanyang ina dahil hindi niya alam ang maaari niyang gawin. Lalo pat bukas na bukas ay haharap siya dun sa naloko niyang pamilya. At ayon sa banta ay kamatayan ng kabayaran sa panloloko niya sa matanda. Anak, hindi ko maipapangako na magkakasama tayo ulit. Subalit nagpapasalamat ako na nakita kita ulit. Hindi tayo pababayaan ng Diyos nay. Magtiwala lang po tayo. Anya, hahamakin ni Sister Anna ang lahat. Mailigtas lang ang kanyang ina. Kinabukasan ay pinakansel lahat ni Stefan lahat ng kanyang meeting ng araw na yon. Kahit lumipas na ang gabi, hindi pa rin humuhupa ang init ng kanyang ulo. Nadala niyo na ba sa hideout?
Tanong niya sa mga armadong lalaki na inutusan niya upang isama ang babae. Opo, boss. Maayos po siyang sumama. Good. Anya, pagdakay ibinaba na niya ang cellphone. Ang alam niya ay hihingi ng tawad ang babae. Akala yata niya ganun-ganun lang yun. Kahit ibalik niya pa ng buong pera, hindi ko siya mapapatawad sa nagawa niya. Anito sa kanyang isip. Binilisan niya ang pagdadrive hanggang makarating nga siya sa hideout kung saan tinutumba niya ang mga nangangahas na kalabanin siya. Isa siyang business tycoon at malaki na ang pagmamayari niya rito sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa dahil sa galing niya. Siya na lang ang natitirang Craig sa kanilang pamilya dahil maaga siyang naulila sa mga magulang. Matapos maaksidente sa bakasyon ng kanyang mga magulang, hindi nasundan ng pamilya nila dahil hindi rin siya nag-asawa ulit, lalo na matapos siyang lokohin ang babaeng una niyang inibig, si Irene, na sumama sa ibang lalaki. She cheated on her pagkatapos niyang mahuli sa condo unit na ibinigay pa niya mismo na may kinakalantaring iba. Nagmamakaawa ang babae na huwag siyang iwan, subalit niyurakan nito ang kanyang pagkalalaki. Napaisip siya dahil nasa kanya naman ang lahat. Yaman, kagandahang lalaki, katalinuhan, magandang katawan. Pero bakit babae pa ang anloko sa kanya? She dated a lot of women pero napagtanto niyang pare-parehas lang. Though it's only for a one-night stand lang naman, pero nag-oobserba pa rin siya ng naiibang babae. Kaso, yun nga, pare-parehas lang sila. Maraming nagtanggang paibigin siya subalit walang nagtagumpay. Tinatawanan lang niya ang mga ito. They're all slut at hindi ako papayag na magkaroon ng lahi sa mga babaeng yun. Tiimbagang niyang sabi. At ngayon, may isa na namang babae ang minalas na sila pang biktimahin, lalo pa ang lolo niya. Nang makarating siya sa hideout ay mabilis siyang sinalubong ng mga tauhan niya. Nasaan na siya? Tanong niya. Nasa inquest room na po. Nang makarating siya sa harap ng pintuan kung nasaan iniwan ng babae, ay huminga muna siya ng malalim. Inihahanda niya ang sarili sa maaaring itanong rito. Nang buksan niya ang bakal na pintuan, ay agad niyang nasilayan ng babae na nakaupo habang natatakpan ang kanyang ulo ng plastic bag. Nakatali rin ang paa't kamay nito. Sa pakiwari ni Stefan ay tama ngang hinala niya. Hindi nga ito matandang babae, gaya ng sabi ng kanyang lolo. Nagtangis ang kanyang mga panga sa isipin na pinaikot lang niya ang matanda. Kaya mabilis niyang tinungo ang babae at hinilang buhok nito. Umungol ang babae na nakabusal pa rin. Ngayon nasasaktan ka na ngayon. Buhay mo ang ibabayad mo sa ginawa mo sa lolo ko. Sa tansya ko, hindi ka naman patay gutom ano. Dahil sa luho, kaya ka naluloko ano. Bulyaw niya sa babae na hindi pa rin inaalis ang kamay mula sa pagkakahila sa kanyang buhok. Nagpatuloy ang pag-ungol ni Sister Anna. Ngunit mas hinila pa ni Stefan ang buhok nito na tila gigil na gigil at natutuwa pa sa unang pagpapahirap sa babae. Napaisip siya na wala sa itsura nito ang pagiging scammer at mautak. Pero ang ipinagtataka niya, wala sa galaw nito ang mga malalaswang pangaakit nito sa kanyang lolo. Kaya naman kailangan niyang obserbahan pa ang dalaga. Ayaw niyang magpalinlang rito. Balak na lang niya itong dalhin sa mansyon upang doon ipagawa ang parusa. Anong totoo mong pangalan? Tanong nito sa dalaga na sinusuri pa rin ng mga namumulang kamay. Haven Anna Romero. Bakit lolo ko pang naisipan mong lokohin? Pag-i-inquest pa nito. Hindi kagad nakapagsalita si Anna. Tila ba iniisip ko anong masamang hangarin ang maaari niyang ikatwiran dito. Lalo pat hindi siya sanay na magsinungaling ng ganito. Ano kasi, siya lang yung available ng oras na yon. Kaya no choice ako. Kagat labi niyang sagot. Hindi niya alam kung tama ba ang rason niya. Napamaang si Stefan sa sinabi nito. Available? Ganun lang yon? Tanong pa nito sa sarili. So ibig sabihin ilang beses mo na itong ginagawa? Kasi may pa-available ka pa. Lumawak ang pagkakangiti ni Anna na wala sa sarili. First time, kailangan ko rin kasing magbayad ng mga utang. Kaya nga hindi na ako nakapag-isip pa. Sagot pa niya. Diyos ko, patawarin niyo ho sana ako. Anito sa sarili. Hindi alam ni Stefan kung paanong nakapanloko ang kagaya nito.
Kahit alam nitong isa tong manluloko, ay iba naman ang sinasabi ng damdamin niya. Sumunod ka sa akin at huwag kang magtatagkang tumakas kung ayaw mong lantakan ka ng mga tauhan ko sa labas. Babala pa nito. Nanginginig naman si Ana, hindi dahil sa kaharap, kung hindi dahil sa malalagkit na tingin na ipinupukol sa kanya ng mga tauhan ng kausap. I will call you Haven from now on, at lahat ng gusto ko susundin mo. I'm Stefan Craig. Anito sa dalaga nang makasakay na sila sa kanyang sasakyan. Sige po, sir. Nagtaka si Stefan. Hindi man lang ito nagtaka sa pagkatao niya. Alam niyang sikat siya. Besides from being a well-known businessman and good-looking man ay sikat din siya. May mga cover pa siya sa mga magazine. How could this woman act as if she don't know kung sinong kausap nito? Nagpapanggap ba siya o umaaktong wala lang? Takang tanong pa rin niya sa kanyang sarili. Ano't ano pa man ay kinakailangan niyang huwag mahulog sa bitag nito. Habang nagdadrive, hindi niya maiwasang sulipan si Haven na nakatingin sa labas ng bintana. Wala tong imikat para bang hindi siya natatakot sa kanya. Nang mapadaan siya sa maliit na kapilya, ay nagantada pa ito. Napapalunok siya. Iba talaga ang karisma nito sa kanya. Nang makarating siya sa mansyon ay nagulat pa si Haven. Bukod kasi sa napakalaking mansyon na yon, ay halata rin ang mamahaling mga mueblas ng bahay. Kaya napagtanto niya na ganun pala talaga kayaman ang naiskam ng kanyang ina. From now on magkakaroon ka ng bodyguards. Baka kasi tumakas ka. Second, may darating na doktor rito upang suriin ka. May magdadala sa'yo ng pagkain, damit, at kung ano pang kailanganin mo. Understood? Nagtataka naman ng dalaga sa mga sinabi nito. Paanong yun lang ang gagawin niya? Ha? Teka, kailan ako magsisimulang magtrabaho? Saka bakit kailangan ng doktor? Wala naman akong sakit na nakakahawa. Hindi niya napigilang magtanong. You'll find out. As of now, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Iniwan na nito sa sala ang dalaga at bumalik sa kotse upang magtrabaho. Inakay na rin siya ng isang katulong. Ginitian niya ito at sa hindi malamang dahilan, nahawa rin ang katulong. Dinala sa magandang kwarto ang dalaga at doon pinagpahinga. Akala niya ay mamamatay siya ng oras na yon. Ngunit talaga namang kakampi niyang Diyos. Ngayon ay para siyang ginawang prinsesa. Ngunit alam rin niyang papahirapan din siya nito pagkatapos makapagpahinga. Kaya magre-relax muna siya. Pinakain at inasikaso siya ng mga katulong. Nakaligo na rin siya. Hanggang dumating na nga ang isang doktor. Bumati siya rito na animoy kagaya ng kanyang nakagawian nung nasa simbahan pa rin siya. Hindi naman maiwasan ng doktor na hindi siya sagutin. Pero nang turukan siya ng injection, ay dahan-dahan siyang nawala ng malay. Teka, bakit nahihilo ako? Huling nasabi na lamang niya. Kinagabihan, ay nalaman na ni Estefan ang resulta mula sa doktora. Positive, sir. Unang pasada ko palang ho sa kanya, alam kong berhen siya. Good. Simula ngayon, ikaw nang regular na mag-check up sa kanya. Hanggang sa mabuntis ko siya. Pagkatapos ng usapan nila ay sumili sa kanyang labi ang mga ngiti dahil sa nalaman. She's the best candidate as my baby maker. Ani pa nito. Ngunit kahit hindi niya aminin, ay may agam-agam sa kanya na mag-ibang pananaw niya sa isang babae. Lalo pat berhen to. At sa kung papaano ito sumagot, alam niyang inosente rin ito. Pero kailangan pa rin niya itong suriin sa mga magdadaang araw. Ang mahalaga sariwa pa to at tamang-tamang pagtamna ng kanyang magiging supling at tagapagmana. Sa kabilang banda ay hindi mapakalis si Aling Neri kung ano na bang nangyari sa kanyang anak, gayong hindi pa ito nakakatawag sa kanya. Natatakot siya na baka gawin nga ni Don Lucio ang banta nitong makakapatay ito. Matapos nitong malaman ang panluloko na ginawa niya ay galit na galit siya rito. Ngunit ang totoo, umibig na rin siya sa matandang yon. Pero ano nga bang magagawa niya? Ngayon, ang kailangan niyang isipin ay ang kanyang anak. Kung ano nga bang nangyari na rito? Gumabi na pero walang ana ang tumatawag sa kanya. Kaya naman halos mangiyak-ngiyak na siya. Nakalipat na rin sila ng bahay. Malayo kung saan nagteritoryo ang grupo ni Raven, lumapastangan sa kanya at nagpasok sa kanya sa pang-iskam. Ang masakit lang sa loob niya, anak niya pang sumaluron. Imbis na mabunutan ng tinik,
ay mas lalo yung dumami sapagkat hindi nawawala ang pag-aalala sa kanyang anak. Diyos ko, alam kong marami na po akong kasalanang hindi katanggap-tanggap. Ngunit nagmamakaawa kong iligtas niyo ho ang aking anak. Ibalik ninyo po siya sa akin ng ligtas at buo. Mariin niyang pagdarasal. Naging maayos naman ang pagtrato kay Ana sa mansyon. Nga lang ay hindi niya nakikita si Estefan. Ang laging sinasabi sa kanya ng mga katulong ay kung may kailangan siya ay magsabi lamang siya. May malaking flat screen TV din sa loob ng kwarto. Kaya nakakapanood siya ng mga romantic movies na nooy nababasa lang niya sa nobela. Ngunit mas marami pa rin siyang pagkakataon na magdasal at magbasa ng Biblia. Kamusta siya? Tanong ni Estefan sa katulong na laging naghahatid ng pagkain sa dalaga at sa mga kailangan niya. Kahit nakikita naman niya sa hidden cam kung anong pinagagagawa niya. Gusto daw ho niyang tumawag sa kanila. Yun lang po ang lagi niyang nire-request. Tumango si Estefan at pinahintulutan ang kagustuhan nito. Nagtataka siya sapagkat base sa pagmamasid niya sa gawin ng dalaga, hindi maikakaila ang kainosentehan nito. Bukod sa laging nag-i-insist na magsimulang magtrabaho sa bahay na yon, mahilig manood ang mga nakakakilig na movies at palagi rin itong nagdarasal na parabang hindi ito nanloko ng tao. Kaya naiinis siya na kaya pa nitong magdasal pagkatapos ng ginawa niya. Hindi lang dahil ron, sapagkat ganun din niya nakilala si Irene, paladasal at palaging nagsasabi kung gaano siya kareligyosa. Pero puro pakitang tao lang pala yon. In the end, nakikipagkalantari pala ito sa kung sino-sino. At ang malala, naaktuhan pa niya. Kaya kahit ilang beses nagbabakasakali ang babae na mag-approach sa kanya, ay hindi niya ito pinapansin pa. Nakuyom niya ang kanyang mga kamao sa isipin yon. Habang pinagmamasdan ng dalaga na tumatawag sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Kita sa mukha nito ang saya. Kaya naman bumalik na naman ang galit nito, na nooy humupa na sana. Sir, may tawag ho kayo. Pukaw ng katulong sa kanya. Isinara niya ang laptop pagkatapos ay kinuha ang telepono. Apo, kung ano man ang binabalak mo sa nanloko sa akin, pakiusap lang, hayaan mo na siya. No, Lolo. They will pay the price of what she have done to you. Di ba gusto mo ng apo? Ibibigay ko yun sa'yo. Abay teka, mag-aasawa ka na ba apo ko? Dinig niyang masaya ang tinig ng matanda. No, bibigyan ko lang ho kayo ng apo. Aba, mukhang nag-iba ng pananaw mo sa buhay. Ang importante, makakita ako ng bata. Nang sa ganun ay kahit mawala ako sa mundo, may makakasama ka naman sa buhay. Pero umaasa pa rin akong matagpuan mong babaeng sasamahan ka hanggang sa pagtanda mo. Anang kanyang lolo. Hindi nakaimik si Stefan. Minsan talaga tumatagos sa kanyang sinasabi ng kanyang lolo. Kaya naman pilit niyang iwinaksi yun. Inisip na lang niya na inaatake na naman to ng demensya at hindi alam ang pinagsasasabi nito. Bukas ay fertile na si Haven according sa doktor. Kaya yun ang tamang oras para angkinin niya ang dalaga. Aangkinin niya upang maging tagaluwal ng kanyang anak. Ngunit merong bahagi sa isip niya na gusto niyang makilala ang pagkatao ng dalaga. Kahit papaano'y umaasa siyang iba siya, na sana'y nagkamali lang talaga siya at ang kahirapan ang nagtulak sa kanya para gumawa ng masama. Nabuo na ni Anna ang kanyang araw matapos masabi sa kanyang ina ang lagay niya sa mansyon. Hindi man tiya kung ano bang nais ni Stefan, ay alam niyang mabuti itong tao. Kaya naman siya ang lalaking inilarawan niya sa nobelang sinimulan niyang isulat. Hindi man niya kinuhang bida ang sarili dahil isa nga siyang madre. Subalit kung pagbabasehan ng itsura ay inilarawan niya yun sa kanyang sarili. Impokrita na kung impokrita, pero ito pa lang ang unang pagkakataon na malaya siyang nakapagsulat. Dahil pagbalik niya sa kumbento ay matitigil yun lahat. Kinakailangan niyang iwan ng mga iyon. Sapagkat taliwas yun sa kanilang panata. Ilang beses niyang tinanungan tungkol kay Stefan, ngunit kibit-balikat lang ang katulong. Gusto niya itong makausap tungkol sa parusang ibibigay niya. Ngunit hindi talaga ito nagpakita simula nang dumating sila sa mansyon. Pati ang doktor ay hindi na rin siya binisita pagkatapos ng tatlong araw. Wala siyang kamalay-malay na habang naliligo siya, pinagpapantasyahan na siya ni Stephen. Pinanonood pa rin siya nito sa kanyang laptop. Hindi mawari ng binata ang nadaramang init sa dalaga.
Lalo pat iyon na ang gabing papasukin niya ito. At bago yun ay kailangan muna niyang painitin ang sarili. Ito rin ang unang beses na nakita niya ang hubot-hubad nitong katawan. Kaya naman labi siyang namangha sa birhen nitong katawan. Ibang-iba sa mga babaeng natikman na niya. Napaka-presko at inosente. Kaya naman nananabik siyang pasukin to. Tamang-tama dahil umuulan ng malakas at kumukulog ng oras na yon. Sinadya niyang ipapatay ang ilaw sa buong mansyon. Kaya naman nagulat si Anna nang nagbibihis siya. Nangapa siya sa dilim. Tinawag niyang katulong subalit walang sumasagot sa kanya. Manang, may kandila ho ba kayo? Tawag niya habang kinakapa ang pader papunta sa pintuan upang hindi siya matumba. Ngunit wala siyang narinig na sumagot. Parang ang tahimik ng lugar at puro kulog at lagaslas lang ng ulan ang nangingibabaw ng gabing yon. Idagdag pa ang malakas na hangin. Nagantada siya ng krus at pagkuway bigla niyang narinig ang pagpihit ng doorknob. Nabuhayan siya ng loob dahil akala niya iyang katulong. Manang? Malumanay pa niyang tawag. Ngunit walang sumagot. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Subalit hindi niya maaninag kung sinong nando doon. Bigla siyang tinubuan ng takot sa pag-aakalang baka pinasok ng magnanakaw ang mansyon. Manang? Muli ay pagbabaka sakaling siya nga iyon. Ngunit sa kadiliman ng gabi ay naaninag niya ang itim na figura ng isang lalaki. Kaya naman kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Napaatras siya sa takot. Sino ka? Bakit nandito ka? Lakas loob niyang tanong. Ngunit biglang tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Nagpumilit si Anna na sumigaw. Subalit sadyang ang malakas ang lalaki. Lalo na nang buhati nito ang dalaga at marahas na inihiga sa kama. At dahil naka-bathrobe lang ito ay wala itong saplot sa katawan. Tulong! Tulong! Sigaw niya nang mabitawan ng lalaki ang kanyang bibig. Ngunit mabilis ring naangkin ng lalaki ang kanyang labi. Dahilan upang hindi ito makasigaw. Pumaibabaw ito sa kanya. Kaya hindi siya makagalaw. Wala siyang laban sa bigat ng lalaki. Tanging ang mga luha niya at pag-ungulang na gawa niya. Habang pilit pa ring nanlalaban. Sumilay ang mainit na luha sa kanyang pisngi, lalo na nang hubaran siya ng lalaki. Habang ginagawa niya yun ay napagtanto ni Anna na naka-bathrobe lang din ang lalaki at basa rin ang buhok nito, kaya naman naghinala na siya. Lumandas ang mga kamay ng lalaki sa kanyang buong katawan. Nang magsawa ang lalaki sa paghalik sa kanya, ay naramdaman ni Anna na aangkinin na siya nito. Hindi niya pwedeng isuko yun dahil madudungisan ang pagiging madre niya. Subalit tila demonyo ang kung sino mang lalaki na nakapaibabaw sa kanya. Nang tuluyan na siya nitong maangkin ay mas lumakas ang kanyang pag-iyak. Nagahalo ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa may kapal. Siguro ngay napaka makasalanan niya, kaya pinarusahan siya ng ganoon. Tinutulak pa rin niya sa dibdib ang hindi makilalang lalaki, kahit nanghihina na siya. Gusto pa rin niyang lumaban hanggang sa huli. Hanggang gumuhit ang kidlat. Dahilan upang makita niya kung sinang lumapastangan sa kanya. Nanlaki ang mata niya habang pinagmamasdan ng lalaki. Stefan! Tawag nito sa kanyang isipan. Ngunit nawala na siya ng malay sa sobrang panghihina. Kinabukasan ay nakaramdam ng konting guilt si Stefan. Muling pinitignan ng binata ang dalaga sa doktor. And she said, it's normal na mawalan siya ng malay because she's a virgin. Magantay na lang daw siya dahil for sure, nakabuo na yon. Nawala ng malay ang dalaga dahil sa shock. And since it's her first, kaya mawawalan talaga ito ng lakas. Ngunit ang hindi mabanggit ni Stefan sa doktora ay sapilitan lang ang pag-angkin niya rito. Habang umiinom ng kape sa veranda, hindi mawala sa isip niya ang pag-angkin rito. There's something about Haven na hindi niya matukoy. Napakapuro ng pagkababae niya at halatang wala itong experience sa kamunduhan. Kaya naman pinaimbestigahan niya sa ibang pagkatao nito. He wanted to know her real identity. May doubt siya kung siya nga bang nanloko sa lolo niya. Wala rin kasing ibinigay na picture ang private investigator na pinag-imbestigahan niya noon. Kaya naman malakas ang kutob niya na Haven is innocent. At kung tama ang hinala niya, baka hindi lang niya ito maging baby maker. Nang magising si Anna ay maayos na ang suot niya. Nakapantulog na ito at napalitan na rin ang kanyang bedsheet. Ang huling naalala niya ay ang mukha ng demonyong si Stefan. Ngayon alam na niya kung bakit siya nito hindi kinakausap. Ang gawing bedwarmer.
Napaiyak siya dahil pakiramdam niya'y sira na ang buhay niya. Nakatulala lang siya at kahit na anong alok ng katulong na kumain, hindi pa rin siya kumikibo. Kasalanan ng tumanggi sa biyaya ngunit ang kalinisan at puri ng kanyang katawan ay lubhang napakarumi na. Hindi niya alam ang maaaring sabihin kay Sister Filomena at kung tatanggapin pa rin ba siya ng simbahan. Ngunit ang malalang iniisip niya kung papaano makatakas sa impyernong inakala niyang langit. Hindi na siya kumain. Nagpatuloy lang siyang magdasal at halos dumipa na siya sa crucifix na dala niya. Pero pakiramdam niya, hindi pa rin siya pinapatawad ng Diyos. Ang leading man na inilalarawan niya sa kanyang sinimulang nobela ay ginawa niyang demonyo. Doon niya ibinuntong ang hinanakit na daladala niya. Pati ang kanyang inay walang alam sa pagiging madre niya. Dahil hindi niya isiniwalat doon upang payagan siya na humarap sa taong naloko nito. At siguro, dahil sa dami ng kanyang kasinungalingan, ay pinarusahan na siya ng kanyang Diyos. Wala siyang ibang sinisisi kung hindi ang kanyang sarili lamang. Lumipas ang isang linggo, nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga. Nangangayayat na siya dahil sa hindi masyadong pagkain. Nagsuka na siya at tila magkakasakit na rin. Inakala niyang dahil yun sa pagpapabaya niya sa sarili. Subalit dumating ulit ang doktor. Tamang-tama sa araw ng kanyang pagkakasakit. Ngunit ang inaakala niyang sakit ang mas lalong nagpaguho sa kanyang mundo. "Congratulations, Miss Romero! You're pregnant!" Masayang pagbati sa kanya ng doktor. Hindi siya nakaimik at tila panaginip ang lahat. Bumukas ang pintuan at iniluwano ng napakagwapong lalaki. At kung hindi lang alam ni Ana na siya ang lalaking bumaboy sa kanya, ay aakalain niyang isa itong Adonis na bumaba sa langit. "Dok, pwede iwan niyo na muna kami?" Utos nito sa doktor na agad namang sinunod ng isa. Nang mapag-isa sila'y umasa si Stephen na magwawala ang dalaga. Ngunit tahimik lang itong humihikbi na mas ikinadurog ng puso ni Stefan. Mas gugustuhin pa niya itong magwala at ilabas ang sama ng loob kesa dinidibdib lang ito. "Haven," upos niyang tawag sa dalaga. Ngunit ni pagtitig sa kanya ng dalaga'y ipinagkait niya rito. Ilang minuto ang lumipas nang basagi ni Ana ang kanyang katahimikan. "Ito ba? Ito bang sinasabi mong parusa? Ang maging parausan ako?" May halong hinanakit na sambit niya. Hindi kagad nakaimik si Stefan. Hindi siya dapat masiraan ng loob sa dalaga. Kaya naman sumagot na rin to. "I don't know if it's too late to say sorry, but I sincerely apologize to what I've done to you. Hindi mo lang alam kung gaano ka gusto ni Lolo na magkaroon ng apo. Since ikaw ang humarap dito sa kasalanang ginawa ng ina mo, kaya ikaw ang magbabayad sa nagawa niya." Pagpapaumanhin ito, napabuntong hininga na lang si Ana. Tama nga siya, pinagbabayaran na niya ang kasalanang inako niya. Kaya hindi na siya sumagot. Ayaw na niyang makipag-argumento. Lalo pa, at hindi niya alam ang susunod niyang hakbang. "Kahit na anong gusto mo ibibigay ko, despite your freedom, hanggang mailuwal mo ang bata. Manang told me that you're writing a novel. Magbibigay ako ng laptop. You can publish it." "Gusto kong mapag-isa." Putol nito sa pagpapaliwanag ng binata na nooy muling tumutulo ang kanyang luha. Napabuntong hininga na lang sa Stefan. Aaminin niyang nagigilty siya sa nagawa niya sa dalaga. Niminsan na hindi siya nakaramdam ng guilt sa buong buhay niya. Maybe kailangan muna niyang bigyan ng oras ang dalaga na makapag-isip. Kaya pababantayan niya ito. Baka may kung anong gawin to sa sarili niya. Nalaman lahat ni Stefan ang nasa likod ng panluloko sa kanyang lolo. Biktima lang pala ang ina nito ng isang gang na nautangan niya. At upang makabayad sa pagkakautang nito na tinutubuan ng malaking halaga, ay pinilit nila itong manloko ng tao. She has no choice kasi binugbugbog nila ito. Bukod pa rin ay malaki ang impluensya ng gang na yon. Kaya wala talagang laban ang ina nito. Isa pa, ginagahasa rin nila to. Pero matatapos na ang kanilang paghahari-harian. Dahil siya mismo magsusuplong sa mga siraulong yon. At sisikiraduhin niyang mabubulok ang mga yon sa bilangguan. Ang hindi lang nasasagot sa kanyang tanong ay kung saan nanggaling si Haven. According sa private investigator nito'y dumating ang dalaga the night before niya na-meet ito. Matagal na raw walang kasama sa buhay ang ina nito.
Sakto naman sa pagdating ng dilaga ay siya kagad ang umako ng parusang hindi siya dapat ang kumakaharap ngayon. Dapat ay pinagsisisihan niyang nagawa. Subalit gusto niyang maging makasarili sa parte na maangkin to na maging pagmamayari niya si Haven. Lalo na ngayon na magkakaanak na sila. She's not just a baby maker, but a girl he will pursue to be with her lifetime partner. Kaya habang inuungkat nitong pagkataon niya ay susuyuin niya rin ito. Samantala, patuloy pa rin umiiyak sa kanyang kwarto si Anna. Hinihimas ang tiyan na isang linggo na. Hindi niya inaakala na sa paglabas niya sa kumbento ay magiging ina na pala siya. Magdadalang tao mula sa pagsasamantala sa kanya. Ngunit pinairal niya ang kanyang pananampalataya. Tulad nga ng sabi ni Sister Filomena, kaya niyang mabago ang kinabukasan niya na hindi nawawala ng pananalig sa Diyos. Bilang isang masugid na alaga ng Diyos ay tumayo siya, naligot inayos ang sarili. Kailangan niya magpakatatag para sa anak niya. Hindi niya hahayaan na makuha ni Stefan ang anak nila, kahit iyon ang naging kabayaran para sa kasalanan ng kanyang ina. Tinawag niya si Manang at nagpakuha ng makakain. Kasalanan kung ipapalaglag niya ang bata, kahit bunga pa ito ng kasalanan. Papalakihin niya ito ng may takot sa Diyos at hindi kagaya ng walang hiya niyang ama. Nang makita ni Stefan na kumakain si Haven, ay napangiti siya. Nakita niya kung paano ito umiyak at alam niyang nasasaktan to. Pero base sa nakikita niya habang hawak ang maliit itong tiyan, ay alam niyang ayaw niyang mapabayaan ang ipinagbubuntis nito. So his child is in good hands. At ang mas lalong ikinahangan nito ay ang laging nitong pagdarasal. Siguro nga'y hindi siya kagaya ni Irene na pakitang tao lang. Ang hindi lang niya masiguro ay kung pagpapanggap na lang ba ang lahat upang makakuha rin ng mana. Ang dami niyang hindi sigurado, pero susubukan niyang sumugal. Wala rin namang magiging laban si Haven sa kanya kung sakali nga ang oportunista ito. Pero siya nga ba? Tama ba na ako sa kanyang dalaga ng ganun? Sir, may tawag ho kayo sa office. Tawag ng katulong. Kaya naman naputol na ang kanyang pag-iisip. Tutal tapos na rin naman ang balak niya sa dalaga. At mag-aantay na lang siya ng 9 na buwan para makapanganak na ito. Kaya babalik na siya sa trabaho. Lumipas ang isang buwan at naging busy na si Stefan sa kanyang trabaho. Hindi na rin siya nagpakita kay Haven. Gusto niyang makapag-isip ito ng mabuti. Ayaw niyang masalas ang ina ng magiging anak niya at magiging mga anak pa nila. Oo, gagawin niyang lahat upang mapangasawa niya ito. Subalit wala siyang lakas ng loob para ligawan to. Lalo ngayon na puspusan ng trabaho niya dahil sa kabilang proposals and meetings. Lalo na sa mga investors niya. Subalit hindi naman niya nakakalimutan na i-check ang dalaga sa kanyang laptop. He wanted to make sure na nakukuha nito ang pinaglilihihan niya at ang mga gusto nitong gawin. Kahit mamasyal sa labas ay in-offer sa kanya upang makasagap ng sariwang hangin o di kaya magmoling. Subalit lahat yun ay tinatanggihan ni Haven. Nagsimula na rin itong magbasa at magsulat ulit. Habang lumalaki ang tiyan nito, mas gumaganda to sa paningin niya. He's falling secretly to her baby maker. Hanggang sa magkaroon siya ng business trip sa New York, naisipan niyang bumili ng gifts sa asawa, pati nga mga gamit ng kanilang baby, and even an expensive engagement ring. He secretly built a house for her mom also. Gusto niyang maayos ang lahat bago ligawan ng dalaga. Bago siya umalis sa mansyon upang makalipad sa New York, ay pumasok siya sa kwarto ni Haven. Nakita niyang mahimbing itong natutulog. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama at hinimas ang maamo nitong mukha para itong isang anghel na natutulog. Sa pangalawang pagkakataon ay nahawakan niya ito ulit. Parang hinahaplos ang kanyang damdamin habang pinagmamasdan si Haven ang kanyang paghinga. Sweet dreams my queen, I'll be back soon. Paalam nito sa kamarahan niya itong hinalikan sa pisngi. Pagkuway lumabas na ito. Wala siyang kaalam-alam na gising pa pala si Anna. Dumilat ito ng maramdamang nakalabas na ang binata. Napabangon siya at hinaplos ang pisngi kung saan banda siyang hinalikan ni Stefan. Hindi niya maintindihan subalit hindi takot ang nararamdaman niya. Tila ba naglaho ang hinanakit niya sa nagdaang araw para dito.
Pero kapag naaalala niya kung papaano siya nito nilapastangan, ay bumabalik ang sakit ng kanyang damdamin. Isipin pa lang niya na hindi siya nirespeto nito. Ano pa kaya kapag nanganak na siya? Ang anak lang niya ang habol nito sa kanya. Pero bakit siya nito tinawag na Reyna? Kasama ba sa balak niya ang palihim na pagpasok nito sa kanyang kwarto at pagpapaalam? Nalaman niya kay Manang naalis ang binata para sa business trip, kaya naisip niyang pagkakataon na yun para makatakas. Ngunit bakit may pag-agam-agam siya? Ano bang dapat niyang sabihin kay Sister Filomena at kay Father Joseph? Kakamuhian ba siya ng mga to dahil sa kasalanang pinasok niya? Ano't ano pa man ay haharapin niya mga kasamahan upang ikumpisal ang pinagdaanan niya. Lalo pat hindi niya sukat akalain na ganun ang kahihinatnan niya. Upang malaman na rin niya kung anong daan ang tatahakin niya, gayong hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang pagiging madre. Kinabukasan ay nagpasama si Ana kay Manang papunta sa simbahan. Nakiusap siya na huwag sabihin sa boss nito ang tungkol sa pagbisita nila sa San Agustin Church. Tutal ay naging kaibigan na niya ang matanda. Pumayag naman ang matanda kahit hindi niya matutupad yon. Nagre-report kasi siya sa kanilang boss araw-araw kung anong ganap sa buhay ng dalaga. Kaya nalalaman pa rin ni Stefan ang mga gusto ni Ana. Nang makarating sila sa simbahan ay sinabihan niya si Manang na sa labas na lang muna siya. Kahit po pwede naman siya sa loob. Katakataka rin na balut na balut rin ito. Halatang tinatago nito ang maumbok na tiyan. Ngunit palihim pa rin niyang sinundan si Ana sa loob ng kumbento. At doon, napasinghap siya sa narinig. Naging matagumpay ang negosyasyon ni Stefan sa mga foreign investors nito sa New York. Kaya naman masaya siyang namili ng pasalubong para sa mag-ina niya. Maging sa lolo niya at nanay ni Ana. Binili rin niya ang pinakamahal na engagement ring para sa dalaga. Sigurado na siya sa nararamdaman para sa kanya na siya na ang gusto nitong makasama habang buhay. Habang pinagmamasa ng singsing na may malaking bato, ay may narinig siya na tumatawag sa kanyang likuran. Stefan? Tawag ng babae na tila ba sinisigurado kung siya nga ba ito. Nakilala niya kagad ang babae. Irene? Anito. Kung noon ay galit siya sa babae, ngayon ay hindi na. Di dahil kinalimutan nito ang kasalanan nito, ngunit wala na siyang oras para sa pagtatanim ng sama ng loob. Gayong ang prioridad niya ay ang kanyang mag-ina. Nandito ka rin pala. It's been a long time. Malawak na nakangiting saad ng babae. Yeah. Sagot ni Stefan. Pagkatapos ay binalikan tingin doon sa singsing na kanina pa niyang pinagmamasdan. Tumabi sa kanyang babae at tinitingnan rin ang singsing. Ang ganda niya na. Tsak na matutuwang pagbibigyan mo niyan. Komento pa nito na tila ba walang naging kasalanan sa binata. I hope so. Malamig nitong tugon. Stefan, can we talk for a while? For what? I'm too busy. After this, magpapahinga na ako. Sasagot sana si Eri nang may batang lumapit sa kanya. Mommy, daddy's waiting. Anang bata na hinihila na si Irene. Nadako ang tingin ni Stefan sa batang humihila kay Irene. Anak mo? Tumangot ngumiti si Irene. Napangiti rin si Stefan when he found out na palagay na ang buhay ng babae. Ang babaeng nanloko at hinabol siya ng ilang taon. Ngayon ay may pamilya na. Akala niya, hindi pa rin ito nagbabago. Pero past is past. I'm sorry for the trouble that I've caused you from the past. Anito habang papalayo dahil sa paghila ng bata. It's okay, forget it. Masayang habol nitong sagot. Tila ba nabura ng ganun lang isang rason kung bakit siya nawala ng tiwala sa babae. Talagang natuon niya ang kinabukasan niya kay Haven. Ngunit sa pagbabalik niya sa hotel, tila ba pinagsakan siya ng langit at lupa sa nalaman. Pagkatapos tawagan si Manang upang kamustahin ang kanyang mag-ina. Sister Ana? Haven Ana Romero? Madre? Hindi makapaniwalang sambit ni Stefan. Napaupo na lang siya sa kanyang kama dahil parang nanlambot ang kanyang tuhod sa nalaman. Hindi siya makapaniwala na ang ginahas at magluluwal sa kanyang anak ay isa palang madre. Paano hindi niya nalaman yun kagad? Kaya pala ganun ang kanyang pananampalataya at parang anghel na bumaba sa langit dahil isa pala itong alagad ng Diyos. Kaya pala siyang sumalo sa kasalanan ng ina nito
upang iligtas ang buhay nito. Nang araw pala na binantaan ang buhay ng kanyang ina, ay siya ring unang pagkikita nilang mag-ina. Nanikip ang dibdib ni Stefan at napaluha dahil sa kapangahasan niya. Napaluha siya dahil sa sinapit ng dalaga sa kamay niya. Ngunit ni minsan, hindi ito nagsalita ng masama sa kanya. Papaano hindi niya yun nahalata? Masyado siyang nagpalamon sa paniniwala niyang pare-pareho lang ang mga babae. Ngunit hindi nga ba? Nagsinungaling naman ang dalaga sa kanya sa pagtatakip nito sa kanyang pagkatao. Dahil ba naipit sila sa sitwasyong hindi nila kayang panlabanan? Nagsinungaling siya ngunit malinis pa rin ang intensyon niya. Kung noon hihirapan siyang humarap sa dalaga dahil sa nagawa niyang kalapastanganan, ngayon ay mas lalong wala siyang ihaharap sa dalaga dahil sa nalaman. Ang isang linggong business trip ay nauwi sa 2 linggo, 3 linggo, hanggang sa nag-isang buwan na. Ngunit walang Stefan na umuwi sa mansyon. Lumalaki na rin ang umbok ng kanyang tiyan. Nakakausap niya ang kanyang ina subalit hindi niya ito nakikita. Dahil siguro sa kagustuhan rin ng magaling na ama na kanyang anak. Subalit nag-aalala pa rin si Ana kay Stefan. Pagkatapos niyang bumisita sa simbahan at ipaalam ang naging sitwasyon niya, ay mas lalo siyang napalapit sa Diyos. Gayong mas iniintindi siya ng mga kasamahan niya. Ngunit ang marapat at mainam nilang mungkahi sa kanya ay magpakasal sa simbahan upang mabasbasan rin ang pagkakaroon nila ng anak ni Stefan. Pero paano sila magkakalapit kung hindi sila nag-uusap ng lalaki? Kaya niyang magpatawad at magpakumbaba kung para sa Diyos. Pipilitin niyang intindihin ang binata sa abot ng kanyang makakaya. Manang, kailan daw darating ang Sir Stefan mo? Muli ay tanong niya sa matanda. Ngunit nakasimango to, tila ba nalulungkot sa magiging sagot nito. Ma'am, nasa Pilipinas na po siya kaso nandoon po siya sa rest house niya kung saan nandoon ang kanyang lolo. Doon muna siya namamalagi. Sagot ni Manang. Ganun ba? Sige, salamat Manang. Anito, saka nagpakawala ng malalim na hininga. Nanunubig na naman ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Hindi niya maiwasang masaktan. Lumalaki na ang kanyang tiyan ngunit hindi man lang kinakamusta ng magaling na lalaking yun ang lagay niya. At the same time ay umaasa siyang totoo ang sinabi nito ng gabing magpaalam to sa kanya. Goodbye my queen, I'll be back soon. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng mga sinabi nito bago pumunta sa New York. Ngunit siguro ngay tagaluwal lang siya ng tagapagmana niya bilang kabayaran. At walang pag-asa na basbasan man lang nito ang kasalanang ginawa nito sa kanya. Sa makatwid ay hindi uusbong ang pag-ibig na nilalaan nito kay Stefan. Samantala, naglalasing ang lalaki sa kanilang veranda. Kahit sinasabi sa kanya ni Manang na hinahanap siya ni Haven, ay hindi niya magawang bumalik sa mansyon upang kausapin to. Ilang tao nang napatumba niya, ganun siya katapang, ganun siya kamakasalanan. Pero pagdating kay Haven ay tumitiklop siya. Napakaduwag niya sa part kung saan hindi man lang niya makaharap ang dalaga. Apo, tama na yan. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, magsabi ka lamang. Tandaan mo, hindi masusolusyonan ng ala kung ano man problema mo. Pero at least lasing ka, hindi ba? Anang kanyang lolo. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Akala niya'y seryoso na yun pala. Kalokohan rin ang sasabihin nito. Umupo ka nga rito't matagal-tagal na rin simula nung magkakwentuhan tayo. Ikaw kasi puro ka demensya ng demensya. Gusto mo na talaga maging ulyanin ako? Ani pa nito. Umupo sa isang bangkot nagpakuha ng kape mula sa katulong. Umupo na rin ang binata sa tapat niya at kahit papaano'y napapatawa siya ng kanyang lolo. Matagal na nga nang magkaroon sila ng matinong bonding. Lo, maggatas na lang kayo. Bawal sa iyong kape. Isa pa malalim ng gabi. Hayaan mo ko dahil magkukwento ka pa. Ikaw nga hindi ko binawalang uminom. Napapailing na lang si Stefan. Sige na, ano bang nangyari? Talaga? Gusto niyo ba talagang malaman? Kaya nga't nandito tayo upang masinsin ang makapag-usap. Tapos yan pang sasabihin mo sa akin. Ngumisi si Stefan pagkatapos ay lumagok ulit ng alak. Dahil nagpautu ka, nakilala ko tuloy ang isang dalaga na
magbibigay ng apo sa tuhod sa inyo. Mahinahon itong sabi. Biglang napapalakpak ang matanda. Kitam, dahil sa akin kaya nagkaroon ka ng direksyon sa buhay mo. Proud na sabi nito. There's more. Dahil ang babae niyo na isa palang... Ulaan mo, Lo. Isa palang birhen? Tama, pero meron pa. Tumpak, pero meron pa rin. Oo. Bata? Hindi. May anak? Birhen nga, diba? Ano bang may anak? Ngayon palang magkakaroon kasi buntis na. Uy, ano nga? Sirit? Sirit nga. Lumayo ang tingin ni Stefan pagkatapos ay muling uminom. Isa pala siyang madre. Naibuga ng matanda ang kanyang kape. Saka binatukan ng apo. Maghunos dili ka nga, Stefan. Si Sister Anna, siyang magbibigay ng apo ninyo sa tuhod. Gulat na gulat ang matanda. Iyan din ang dahilan kung bakit ayokong umuwi sa mansyon. Nagalit ba siya? Umiling si Stefan. Apo, huwag mong takasan ang kasalanan mo. Eh sabi mo nga madre siya. Ngayon, kung talagang malakas ang pananampalataya niya, mapapatawad ka niya. Ika nga nila, kung ang Diyos nga, kaya magpatawad, tao pa kaya? Kinapa ni Stefan ang noon ng lolo nito, kaya kumunot ang noon ng matanda. Hindi naman siguro kayo nilalagnatan, no, lolo. Bigla tuloy na batukan ng matanda ang apo. Abay, sira ulong to. Kung hindi demensya, kahit wala naman. Ngayon nilagnat naman. Natawa tuloy si Stefan. Kahit papaano'y gumagaan ng kanyang pakiramdam dahil sa payo ng kanyang lolo. Tama nga to. Kailangan na rin siguro niyang lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran bago humarap sa dalaga at hingin ng kamay nito. Lumipas ang isang linggo at malapit nang matapos ni Anna ang kanyang nobela. Mabuti na lang at may nakaalalay na editor sa kanya. Kapag alam ni Manang na may kailangan siya, ay agad dumarating yun sa kanya. Kaya may hinala siyang nakararating yun kay Stefan. Siguro, tinutupad lang itong sinabi nito na habang hindi pa niya niluluwal ang anak nila, ay ibibigay niya ang kanyang mga kailangan. Kaya naman nagsisimula na siya sa kanyang karera sa pagiging manunulat, kung sakali man naaalis na siya sa mansyon. Ma'am, actually nakakahanga sa kagaya niyong nagsisimulang gumawa ng nobela. Ang characters, plot at bawat scenes ay tagus na tagus sa puso. Konting polish lang to at bongga na. Promise, naku, papatok po to sa masa kapag na-publish na. Kaya ihanda mo ng pirma mo kasi magkakaroon ka na ng signing book kapag pumatok to. Papuri ng kanyang editor. Halatang hindi naman scripted ang sinasabi nito. Kaya natutuwa siya. Naging passionate siya sa pagsusulat. Lalo pat marami siyang sources sa pagre-research. Kahit papano, naging masaya siya sa resulta ng pinaghirapan niya. Habang nagkakape sa office si Stefan ay binabasa nito ang nobelang isinusulat ni Anna na ipinasa sa kanya ng editor. Bawat kabanata ay inaabangan ni Stefan. It was a story of an innocent woman who fell in love into a demon. But despite of how much the demon hurt the innocent woman, she still chooses to find out the root why he became a monster. He wanted to heal that villain and make him realize that he can still change and deserve to be loved. Napaisip si Stefan kung siya bang demon, lalo na't hawig niya ang description sa demonyong sinasabi niya. Hindi man derechahan ang pagtukoy sa kwento nila, subalit namuo ang pag-asa kay Stefan, lalo na sa bahagi kung saan pipiliin ang inusenteng babae na intindihin at mahalin siya, kahit nasaktan niya pa ito. Nag-decide siya na uuwi siya ng gabing yon at isosorpresa niyang babae upang makausap to. He will confess his feelings to Sister Anna at umaasa siyang tatanggapin din siya nito upang makahingi na rin ang tawa dito. Natapos ng maligo si Anna ng gabing yon, nagbihis at pupunta na sana siya sa kusina. Ngunit napansin niyang walang tao sa buong bahay. Alas 7 pa lang, walang nagluto ng dinner. Walang tao sa paligid na siyang napaka-imposible dahil ang daming tauhan sa mansyon. Nakaramdam siya ng kaba. Manang! Manang! Nasaan ho kayo? Pagtatawag niya. Subalit wala pa rin nasagot. Muling bumalik ang nangyari noong minsang lapastanganin siya ni Stefan. Ngunit kaiba sa pagkakataon na yon.
Bigla siyang nag-alala sa sinapupunan niya na baka mapano ito kapag may nangyaring masama ulit. Naglibot pa siya upang makakita ng tao, subalit wala. Hanggang sa dumating ang driver, doon lang siya nakahinga ng maluwag at the same time ay makapagtanong kung ano ba talagang nangyayari at kung nasa na mga tao sa mansyon. Pero naunahan na siya ng driver. "Ma'am, magbihis na ho kayo. May nangyari pong masama kay Sir Stephen." Nagulat siya sa ibinalita nito. Teka, ano nangyari sa kanya? "Nasa ospital po siya. Madali ho kayo." Walang sinayang na oras ang nilaga at kung ano na lang talaga ang kanyang nadampot na matinong isusuot. Nag-aalala ang dalaga habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Manong, bakit ba nasa ospital ang Sir Stephen mo?" Mangiyak-iyak niyang tanong. "Inatake po siya, pero ang bilin niya po ay makita ka po niya. Sana maabutan pa natin siya." Nag-aalala ring tugon ng driver. Napahagulgol na ang dalaga. Alam niyang may kasalanan sa kanya si Stephen, ngunit siya pa rin ang ama ng dinadala niya. Isa pa, hindi ito nagkulang sa pagbibigay ng mga pangangailangan niya. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng masinsinan at makapagpatawaran. Nagdasal siya ng taimtim na sana umayos ang lagay nito. Pagkuway nakarinig siya ng tunog ng cellphone mula kay Manong Driver. "Hello? Po? Doon kami dediretso? Wala na ba? O sige po, paparating na po kami." Anang driver na mas lalong napasimangot dahil sa masamang balita. "Manong, bakit po? Ano po bang nangyari?" "Pasensya na po ma'am, makikita nyo na lang po pagdating." "Bakit? Sagutin nyo naman po ako." Ngunit hindi na muling nagsalita pa. Bagkus ay namalaya na lang niyang nasa simbahan na sila, imbis na sa ospital. Teka, bakit nandito tayo? Pagpupunas niya ng kanyang luha. "Ma'am, pasok na ho kayo sa loob." Nag-aatubiliman dahil yun ang simbahan kung saan siya nagsilbi, ngunit pinabuti pa rin niyang sundin ang driver. Kahit naguguluhan at hindi alam kung anong nangyayari, ay pumasok pa rin siya. Subalit tila ba bumagsak ang mundo niya. Nandoon si na Sister Filomena at ilang madre. Ngunit wala si Father. Ngunit ang mas nangibabaw ay ang kabaong nasa harap ng altar. Nanginginig siya sa isipin kung sinong nasa loob noon. Ni hindi nga niya pinansin ang mga kapwa madre at luha ang lumapit sa kabaong. Napakabilis na mga pangyayari. Nang makarating siya sa nakalagak na kabaong ay hindi niya makita kung sinong nasa loob dahil nakasara ito. Pero kahit na ganun ay napahagulgol pa rin siya. "Bakit? Bakit hindi ka man lang nagpakita sa akin? Ba't iniwan mo kami ng anak mo? Pagkatapos kong pagbayaran ang kasalanan ko sa'yo, alis ka? Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ama nga ninadala ko. Napakadaya mo! Ang daya mo!" Hagulgol nito. Sinubukan niyang buksan ang kabaong, subalit ibang mukha ang bumungad sa kanya. Isang matabang lalaki na may mga tato at mahabang buhok ang nakalamay doon. "Bakit mo iniiyak ka ng lalaking nagtulak sa iyong ina para mag-cross ang landas natin, Sister Anna?" Natameme si Anna nang mapatingin sa kanyang likuran. Nandun si Stephen na maayos ang pagkakatindig at halatang walang sakit. Napagtanto niya na ang nasa loob pala ng kabaong ang leader ng gang na nagtulak sa kanyang ina para manloko. Napalunok siya sa nalaman na alam na ni Stephen ang pagkatao niya. Lumapit sa kanya si Sister Filomena, kaya mas lalo siyang naguluhan kung ano ba ang setup na yon. "Alam kong nagtatanong ka kung bakit nandito ka. Alam kong nagpaalam ka na sa pagiging madre mo. At gusto kong malaman mo na hinihingi ko ng kapatawaran sa Panginoon ang nagawa kong kasalanan sa anghel na kagaya mo. Gusto kong pabasbasan ang bubuuin nating pamilya. Kaya dito kita dinala." Paliwanag ng binata. Lumapit sa kanya si Stephen. Hindi naman napigilan ni Haven na mapaiyak. Lumuhod sa kanya ang binata. "Hindi ako lumuluhod dahil gusto lang kitang panindigan. Lumuluhod ako sa babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay. Ang babaeng minahal ko na. Sa unang beses ko palang na nakita. Haven Anna Romero, will you marry me?" Pagpo-propose nito habang nakalahad ang nakabukas na kaha na naglalaman ng singsing. Natutup ni Anna ang kanyang bibig sa sobrang pagkagulat.
Lumakas ang pintig ng kanyang puso na parabang hindi sumagi sa kanyang isipan na mangyayari yon. "Will you marry me?" Muling pag-aalalang tanong ni Stefan. Napatingin si Haven kila Sister Filomena. Tila humihingi ng permiso kung tatanggapin ba niya. Nang makitang nakangiti silang tumango, ay muli siyang bumaling sa nakaluhod pa ring si Stefan. "Yes." Nagpalakpakan ng lahat, kaya naman nayakap ng binata ang dalaga pagkatapos maisuot ang singsing. "I love you, I love you," naisigaw niya sa dalaga. Niminsan, hindi sumagi sa isip ng dalaga na ikakasal siya. Dahil ang nakikita niya ay ang pagsisilbi niya sa Panginoon, ngunit iba pala ang plano sa kanya. Binigyan siya ng dagok at pagsubok na nalampasan naman niya. Niminsan kasi ay hindi niya kinwestiyon ng Diyos at sinisisi sa mga pinagdadaanan nito. Bagkus ay mas lumapit pa siya rito. "Grabe, ang ganda-ganda ng anak ko. Pinagpala ka talaga, anak. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan ko, masasabi kong ikaw ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin ng Diyos. Bukod sa maganda na nga, sobrang bait pa. Sana ganun din ang magiging mga apo ko." Masayang-masayang sabi ni Aling Neri habang pinagmamasa ng anak ng nasa harap na sila ng kumbento. "Nay naman, nagmana ho ako sa inyo. Saka ito na po ang binigay na kapalaran sa akin. Kahit sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin niya ako pinabayaan. At ngayon, pinagtagpo niya pa sa akin ang lalaking makakasama ko habang buhay." Tugon niya. Niyakap na lang ni Aling Neri ang kanyang anak. "Ang mahalaga, magkakasama na tayong lahat. Mahal na mahal kita, anak." Pagkatapos ng madamdaming pag-uusap ng mag-ina, ay tumunog na ang tugtog. Hindi maipinta ang sobrang saya sa mukha ng dalaga. Lalo na nang bumukas ang pintuan ng simbahan kung saan siya nagsilbi. Oo, doon niya na-request kay Stefan na ikasal. At higit sa lahat ay madaming pagkaing handa. Hindi lang dahil sa malalaking bisita, kung hindi pati na rin ang mga mahihirap ay pakakainin nila. Ganun ang naging siste, kaya naman laman sila ng social media. Ngunit bilang respeto sa kabutihan ni Sister Anna, ay hindi pinaalam na ito'y madre. Habang naglalakad papunta sa altar ang bride, ay hindi naman maiwasang mapaluha si Stefan. Halata na ang umbok ni Haven, kaya naman parang kasama na nila ang anak nila ng oras na yon. Nang makalapit na ang bride ay hindi maiwasang yakapin ni Stefan ang babaeng pinapangarap niya. Ang babaeng nagbigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Napaiyak na rin si Anna dahil sa naging reaksyon ng asawa. Ngayon lang niya napagtanto na talagang binigyan siya ng asawang mamahalin siya. "I love you even more." Hindi na kaimik si Anna sa ibinulong sa kanya ng asawa. Subalit kahit hindi siya nakasagot, ay daman ni Stefan na mahal rin siya nito. Nang mairaos ang kasal, nag-honeymoon ng mag-asawa sa isang sikat na hotel. Hindi maiwasang mailang ng babae kay Stefan, lalo pat iyon ang unang pagkakataon na magsasama sila sa isang kwarto. "Honey, is it okay?" May pag-aalalang tanong ni Stefan sa kanyang asawa. Napakagatlabi naman si Anna sa tanong ng asawa. Base sa alam niya, pwede naman kahit buntis pa. "Diba, pwede naman?" Sambit ni Anna na ang pakahulugan ay ang pagsisiping nila sa kabila ng pagbubuntis niya. Malambing na napangiti sa kanyang lalaki. Concern lang siya kasi matagal na itong nagmadre noon, kaya inaasahan niyang inosente pa ito. "I know, pero dati kang namalagi sa simbahan, kaya ayokong mailang ka sa akin. Pwede kitang ligawan muna para mas mapalagay ang loob mo." Hindi na naituloy ni Stefan ang kanyang sasabihin nang halikan siya ng babae. Siya pa nga ang nagulat sa ginawa nito. Kaya naman tinugunan nito ang kanyang halik. Pero kumalis din naman kagad si Anna. "It's okay, kasal naman tayo, hindi ba? At kung inaakala mo na dahil naging madre ako, kaya magiging konserbatibo ako sa'yo, pwes mali ka nang iniisip. Gusto rin kitang mapaligaya, Stefan." Dahil sa sinabi niyang yun ay hindi na nagpigil pa ang lalaki. Inangkin niya ng gabing yun ang asawa niya. Lumipas ang 5 taon at 5 na rin ang naging anak nilang mag-asawa. At sa pagsasama nila ay nanatili si Anna sa mansyon at nagsusulat pa rin. Sumikat siya ngunit hindi na walang pananampalataya nito sa Diyos. "Honey, I'm here na." Tawag ni Stefan sa asawa na makarating to. "Andiyan ka na pala."
Niyakap niya sa likod ng asawa na noon nagluluto. Inamoy niya pa ang batok ng babae. Asan na mga bata? Nasa simbahan muna. Gusto kasi makita nila Sister Filomena ng mga anak natin eh. Mamaya darating na rin sila. Ano? Gusto mo multiply pa tayo ng baby? Nangaakit nitong tanong sa asawa. Napahagikik naman si Ana sa narinig. I'm already... Pero pwede pa rin naman, di ba? Bumulong sa kanya si Ana. Kumain na muna tayo bago yan. Parang hindi ka naman nauubusan ng lakas kahit galing ka sa trabaho. Natawa na lang ang mag-asawa. Halos araw-araw, ipinaparamdam nila ang pagmamahal sa isa't isa kahit nakailang anak na sila. Ang dalawang tao na nooy may ibang landas na tinatahak ay nagkatagpo. Kapag talaga kapalaran mo na, ay gagawa't gagawa ng paraan ng tadhana upang mangyari yon. Wakas!